Roland, kasi imaginein mo, ruby. Grabe Ay, yan. Hindi naman ako magtaka kung bukas emerald na, no? Kasi ang hataw ng ating father mentor ng stallion ay talagang sagad. Rumaraga sa palang parang bullet train, no? Talagang pukpuka na kasi andun na sa momentum, eh. Bakit mag-i-easy-easy pa? Alam nyo, kung kayo ay under stallion, napakaswerte ninyo. Lahat kayo dito, kahit hindi kayo under stallion, may matututunan kayo ngayong gabi. Okay? Napakaganda ng record sa industriya ng tinatawag na multi-level marketing, ang reputasyon, no, mapanegosyo, mapamilya, usapang pamilya, no, at kilala-kilala rin si mentor, eh, na buong company, basta sinabi, nakita nyo naman, napakaswerte nyo sa mentor nyo, ang dami nyo nang naging guest, kaya gumagaling kayo. So yung mga nandito po, congratulations din, ha. 44 na tayo. Huwag na natin patagalin. Ano, ikaw na mag-intro, Mentor Roland. Sige po. Ayan. No, huwag na po natin intro patagalin. Ako lang. Ang gwapong-gwapo na namumula ang labi. Ayan. Ang Richard Gomez ng ating team. Grabe ayan. Naman. Iba no, naman eh. Huwag na natin patagalin. Tawagin po natin, no? Fresh na fresh. No? Bagong-bagong Ruby. Elite executive ng ayan. Team Stallions. Ang founder ng Team Stallions. Mentor Yogi Agbu. Yeah! Grabe yan. Oh, grabe, grabe yung paano. Pakilala. Hahawahan tayo. Hahawahan tayo. Parang gusto ko na maglaho ngayon, Kuya Drex. Sa totoo lang. Bakit naman? Grabe yan, mentor. Nung nasa office kami, grabe. Lahat ng mentor doon nagpapapicture sa kanya. Pero bago ka magsimula, Mentor Yogi, ha, pwede bang mag-picture na tayo? Mas maganda okay, picture na tayo. Okay, kasi baka mamaya mag-iba na itsura natin pare-pareho. Eh. Iba yung pagka-pushyaw ng pisngi mo. Hindi ko alam kung ano iniinom mo. Yung ba yung... tayo, amazing white. Yan. Oh, picture tayo. Okay, I am sign mga kapatid. Yan, open cam. Pakita tayo. Ang hindi mag-open cam, wala lang. Basta dyan ka lang. Baka magkatotoo kasi, no? Pagka sinabi natin. Yan, open cam po. Okay lang po. Si Mentor Yovi, picture lang ko na po siya. Remove ko lang muna sila, Mentor Yovi. Sige lang. So, Mentor Yovi, sige po. I am sorry. Ako muna. Ako muna magsalit. 1, 2, 3, smile. Okay, lahat po, mga mentor. Yan, lahat na tayo. Everybody. On you po yung cam nyo, please. I am sign. Ipo-post to sa ano, international. Okay. Next stage international. Po. Ay, papasok pwede lang pa. Po. Wait lang si Mentor Rico. Pagbigyan natin. Okay. 1, 2, 3. Smile po. Yon. Okay na po, mentors. Thank you. Iba yung aura natin ngayon, Mentor Yobi. Pag nagiging Ruby ba, nag-iiba yung itsura. Hindi ko alam eh. So, teka nga, magagala rin ako yung mukha ko nakikita ko. Hello po. Okay na ba ako, Drex? Yes. The floor is yours, mentor. Ayan. Salamat po sa napakalupit nating mga mentor, no? Mentor Roland at Mentor Ivy, Mentor Drex, no? Sa pagpapakilala. Grabe. Yung pinapakilala ko, no? Hindi nawawala yung salitang gwapong-gwapo. Ayun ang gustong-gusto ko kay Drex. Yan. Hello po sa inyo. Kamusta po kayo, mga Gijons, no? Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang-ibang panig ng mundo. Kasi alam ko dito, marami. Type nga po kayo kung saan po kayo na panig ng Pilipinas o panig ng mundo ngayon. Kasi worldwide po tayo ngayon, eh, no? Para malaman lang natin kung sino yung mga nagtitiis, nagtsatsaga, kahit na magkaiba yung timeline natin o yung tawag dito, yung oras ng mga lugar natin ngayon, nandyan pa rin kayo. Grabe, ang dami. Oh. Barcelona, Spain, Israel, from KSA. Naku, hindi ko na maisa-isa. So, Hong Kong, Aklan, Cavite. So, ang dami, no? Palakpakan natin yung mga nagtatype. Ang galing naman, ang galing. May taga Valenzuela, Toronto, Canada, Bataan, what, ano yun, Florida del Bulacan. Ang dami, Kuwait. Oh, may Kuwait pala tayo, no? Mentor Prudential, no? Ang swerte mo diyan, meron tayong ano diyan, meron tayong
office diyan sa Kuwait, no? By the way, no, sa kalaman ng lahat, no, siguro nakakuha na kayo lahat ng yung bagong ano natin, yung bagong sinasama sa package pa nagpipayin, yung parang pang-present mga kapatid. Doon ko lang nalaman ko, Edrex, meron na pa tayong Qatar. Sino po ang mga nasa Qatar? Meron na po tayong IBC sa Qatar, no? Yung mga taga-Qatar, diyan na po kayo, alamin niyo po yung address para hindi na tayo nagpapa LBC. Yan. Yon. Simulan ko na mga actually no, hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi alam ko lahat po ng mga naka-attend dito is talagang malulupit na. No, pa-typuan nga po yung mga bago, yung mga 1 month pa lang po, kakasali pa lang yung 1 month below. No, type 1 nga po para alam ko lang po kung may mga bago kasi Kuya Drix baka mamaya no first time nilang umattend dito tapos sa susunod na hindi wala na sila kasi nasaktan na natin. yung 1 month below pa lang mga kapatid. Ayan, ang dami pa lang bago, no? Si Sally, Mentor Marie Chris, no? Si Mentor Emily, hello po. Sino pa ba Mentor Marco? Hello po. Mentor Vanessa, Mentor Adrian, no? Mentor Ging Wan, kakasali mo lang. sabi ko yung 1 month below. Hindi yung 1 year pataas. No, yun, palakpakan po natin yung mga bago natin, mga kapatid, no, palakpakan po natin. Announce ko lang, no, Mentor IB, para din sa, siyempre, may share din natin yung tawag dito, yung pwede nating may share sa Team Gideon, sa lahat ng bago po, kung may mga bago po kayong sali, no, 1 month below na kakasali, ang advance po ang aming Stallion Team Day sa gaganapin na Miyerkules. Si Mentor TJ po ang aming guest speaker dyan. Pwede po kayong umaten para yung mga bago po, especially sa mga bago, attend po kayo doon para ma-orient po tayo. Kasi meron po tayong tinatawag na New Distributors Orientation by Wednesday sa Team Stallions po yun. Pero po, welcome naman po yung mga ibang team dito. Lalo na po sa mga bago. No? Sa Wednesday po siya. Kasi magmamahal na araw na po sa Thursday, kaya hindi na po kami pwedeng mag-team day noon. No, yun po. Pakilala po muna ako sa hindi po nakakilala, no? Yung pakilala kasi ni Mentor Roland, Richard Gomez, you know, baka sabi nila, ay, anino ni Richard Gomez. Nandito pala. So, ako po si Mr. Leo B. Agbo, tinatawag nilang Mentor Leo B. Agbo, no? Kasi po, dito, marami naman po alam ko, nakakilala na sa akin, pero may mga bago nga po, dahil ang dami po nag-type kanina, baka sabihin, sino ba yan? magkaroon lang kayo ng brief background, no, sa nagsasalita ngayon, no. Ako po ay 16 years in employment, no, bago ko nakita yung gantong industry. 16 years po nagtrabaho. Alam niyo naman po sa trabaho, 'di ba? Yung pagsweldo ng A15 wala pa yung katapusan, 'di ba? Nangungutang ka na, 'di ba? Pagsweldo mo ng katapusan, wala pa yung A15, anong nangyari sa iyo? Hindi ka na nangungutang, baon ka na sa utang. Ganon. Kaya yung nakita ko tong negosyo na to, alam nyo, 1 week pa lang, no? 1 week pa lang ginagawa ko yung negosyo, nag-resign na po ako sa work. Kasi nakita ko po kung ano yung mangyayari sa akin sa pag-work. Kasi naka-16 years na ako eh. Wala po kasing nangyari sa totoo lang. May nangyari naman, nabuhay naman ako, nakakain naman, tapos nakakabayad ako ng mga bayarin. Pero yung gusto ko mangyari, kaya ako nag-work mga kapatid, eh syempre may pangarap po tayo sa buhay lahat. Di ba lahat na ba may pangarap, di ba? Yung tao, sabi nga mga pinopost sila, nababasa ko, hindi yung taong walang pera, ayun tawag doon, hindi yung taong walang pera ang kawawa, kundi yung walang pangarap. Di ba ganon? Nababasa nyo ba yon? So dapat talaga may pangarap tayo. That's why pinag-aral po ng magulang ko, para at least ma-fulfill nila yung pangarap nila sa akin. Pero ako mismo may pangarap din naman, kaya nagtrabaho naman ako. Kasi sinunod ko yung nanay ko eh. Siyempre masunod rin tayong anak, di ba? Sabi sa akin, anak, mag-aral ka ng mabuti. Para pag nakatapos ka ng pag-aaral, makahanap ka ng magandang, ano po, asawa. Yan. De, joke lang. makahanap ka ng magandang trabaho. O, di ba? So, ako naman, sumunod naman ako. Naghanap naman ako ng magandang trabaho. Kaya lang, sabi ko nga, in 16 years, no, yung gusto kong pangarap, hindi ko po nakuha. Tama po ba sa mga bago ngayon, mga nagtatrabaho? Hindi ko naman sinasabi na pangit yung magtrabaho. Stepping stone po yan para dun sa pangarap mo. Huwag ka manatili dyan. Ibig sabihin,
kung meron kang pangarap, nagtatrabaho ka, malabo po makuha. Bakit po? Ako po, nangyari sa akin 16 years eh. Pero kung gusto mo mapatunayan na okay dyan at makukuha mo dyan, so mag 16 years ka, no? Huwag ka mag-resign. Ganun lang yun. Diba? O, ibig sabihin, pag empleyado ka ngayon, mag-aspire ka na maging isang negosyante. Pero nandito ka na nga, 'di ba? Negosyante ka na. So ano na lang gagawin natin? 'Di ba? Mamaya ituturo natin 'yan kung paano ka magsisimula, ano 'yung gagawin natin at ano 'yung mga dapat pa nating magawin patuloy sa ginagawa nating negosyo. No? Yun po, yung ginagawa ko po ito yung ganito negosyo. Wala po akong dislike mga mentors para at least all eyes on me and all ears on me kasi gusto ko sa akin lang kayo nakatingin kasi masyado po akong siloso. Yeah. So, tingin lang kayo sa akin, no? So, yun po. Yung ginagawa ko po ito yung ganti negosyo, actually, no, before ako napasok sa network marketing, bago po naman yung pag-iempleyado ko, alam niyo po ba yung naging buhay ko when I was a kid, di ba? Sagad po ako sa hirap. Ibig sabihin, bata pa lang po kami, tinuruan na kami ng mga magulang namin na maghanap buhay. Tinuruan na kami kung paano kumita ng pera. Ganun po kasi nakita ko po kung ano yung importance ng ano eh ng pera kasi yung mga magulang ko noon napakasipag din. Grabe po sila. Ngayon nahawa po kami kaya kami kung ano-ano po yung binebenta namin, bata pa lang kami, nagdalako na kami ng banana, kyuturon, mga ganun. Alam niyo 'yon? Bata pa lang kami, nagtitinda na kami ng balot, pat nagdalako kami ng kung ano-ano, nagtitinda kami ng floor wax. Nilalakad namin siguro mga kung alam niyo po yung Carmona, Cavite, nilalakad namin yan hanggang Bikutan. Naglalako po kami ng floor wax, balikan po yun. Bata pa lang kami noon. Eh, ang bigat po nung diradala namin. Kaya nasanay po kami. Kaya nabilad po ako sa araw eh, di ba? Amo yung tsura ko, di ba? Mukha na akong nasunog ako. Tapos nagbebenta rin kasi kami ng mga uling-uling, gano'n. Diba? Mukha na akong uling, di ba? Parang gano'n. So, yun po yung mga bagay-bagay na nangyari sa akin. Ngayon, yung medyo nagkakaedad na po kami, nag-iiba na po yung paghahanap buhay namin. Ako naman po yung nag-construction worker. Ano lang po, labor lang po. Yung buwat, semento, di ba? Halo-halo ka niyan, utusan ka. Ganun po yung mga nadaanan ko sa buhay. And then, fast forward, no? Kasi mabilis lang po tayo, no? Huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong maiinip, mabilis lang po ako, no? Mamaya, babalik ko rin kay Quedrex. Fast forward po, yung ginagawa ko po ito, yung gantong negosyo, no? Doon ko po nakilala si Mentor Ivy. Ay, hindi pala. Bakit ba? Parang live life yung ipapasok ko. Doon ko po nakita kung gaano kahirap yung pagninegosyo. Bakit po? Kasi po, alam nyo po, that time po, nakikituloyan lang po ako sa kuya ko sa Cavite that time, no? Ginagawa ko itong ganti-negosyo. Hindi po ako nakaka-uwi ng Cavite kasi ang problema ko po, wala po akong pamasahe. Pag makaka-uwi naman ako, ang problema ko naman, hindi na ako makakabalik ng opisina. Kasi that time po, wala namang gantong Zoom eh. Ang swerte po natin kasi may Zoom na. Dati kami dumidiskarte pa ng pamasahe. Grabe yung sistema dati, yung face-to-face. No, ngayon may Zoom na eh. Dati, pag meron kang kliyente, pag meron kang prospect na invite, na papa-attendin mo ng business presentation, is kailangan mo nandun ka din. Kasi pag wala ka dun, naku po, pag nakausap ng iba yun, wala na. Hindi ka na replyan noon, di ba? Magjo-join yun sa iba. So kailangan nandun kami. Di ba? Ang problema ko noon, may pamasahe pa uwi, kaya lang wala na akong pamasahe pabalik. Ganyan po yung nangyari sa akin nung ginagawa ko po ng network marketing. Kaya alam mo, natutulog ako noon sa mga jeep na nakaparada, di ba? Yan sa Pasay. Pasay. Ba't po sa Pasay? Kasi hindi alam ni Mentor Ivy, doon ako natutulog sa jeep na nakaparada. Bakit po? Kasi hinahatid ko po si Mentor Ivy sa kanila. Ha? Taga Pasay si Mentor Ivy noon eh. Siyempre, di ko naman sasabihin na natutulog ako sa jeep, di ba? Siyempre, ano, pa-impress-impress tayo konti kahit na kumakalam yung sikmura natin that time. Ang hirap po mga mentors, nagsisimula kami dito. Napakaswerte nyo po, no? Nasa bahay na lang kayo. No, di ba, gano'n mo dapat ma-appreciate yung situation mo ngayon? O, tingnan mo to ha. Tapos gigisingin ka ng driver ng jeep. Gigisingin ka ng driver ng jeep, alas stress. Kasi yung mga jeep ni driver, ang aga mag-ano niyan eh. Ang aga mag, tawag dito, mag,
magising kasi aga ba biyahe, di ba? Nakaka-relate nga ako doon sa post ni Mentor Evelyn, di ba? Si Mentor Evelyn kasi nang pinapalayas doon sa mga bangketa, tindera pala siya no sa Pilipinas, no, grabe. No? Palakpak natin si Mentor Evelyn. Nabasa ko yung post niya, relate ako, grabe. So, tutulog naman ako noon, pag ginising ako ng driver, tutulog ako sa mga waiting shade, no? Maglalatag lang po ako ng karton doon, may makukuha akong karton, lalatag ako ng karton. Hindi naman ako takot ba hold up dahil mas mukha pa ang hold up sa nila that. kasi ang payat-payat ko po noon, no? Parang nakakatakot ang itsura. Buti kasi Mentor Ivy din natakot sa akin yan eh. Nung araw eh. So, yun po yung situation ko. Tapos po, naliligo lang po ako noon sa mga public CR, yung mga sa palengke, yung may bayad 15 pesos, mga ganun. Yun po yung kalagayan ko, yung ginagawa ko tayong gantong negosyo. So fast forward, yung nasa IM na po tayo, eto na po, di ba? Nahasa po kami, kumbaga, fast forward, naging kami na Mentor Ivy, tapos nagkapamilya po kami, bumalik po kami sa gantong industry. No, kasi po ngayon po meron po kami mga businesses na minamanage, pero syempre, mas love namin yung industry ng MLM. Bakit? Kasi po kung ano po meron kami ngayon, kung hindi dahil sa MLM business, kung hindi po dahil dito, is wala po kami kung ano po meron kami ngayon. Kumbaga na bago po yung mindset namin. Imagine niyo po no, si Mentor Ivy po no, ikwento ko lang ng konti. FEU graduate po yan cum laude. Imagine mo after 1 year ng pag-work no kay Mr. Hendry C sa BDO sa main office as a accounting staff, nag-resign po siya. Hindi na po siya nagtrabaho pagkatapos niya mag-resign. Ito na lang po ang ginawa namin tapos nag-negosyo na lang po kami. Ganun po na bago ng network marketing o MLM yung mindset namin, di ba? So kasi naniniwala kami sa pagne-negosyo doon ka asenso, no? Hindi naman masama yung pagtatrabaho kasi may mga OFW po tayo dito. Yung pagtatrabaho dito sa Pilipinas, okay lang po yan as long as na pinapart-time mo si IM Worldwide, much better po yun. Nagtatrabaho ka, may negosyo ka, much better po yun. No, unlike kami, wala na kaming trabaho, nag-negosyo na lang kami. Mas advantage po kayo sa amin. Di ba? Kasi kayo may trabaho pa eh. Kami wala. Di ba? So, yun po. Yung ginagawa namin itong negosyo na to, marami rin pong struggle. Napakarami din po naming struggle, mga kapatid. Kasi siyempre, pagbalik namin sa industry, hindi naman agad kami tabak-tawag dito, bumulusok. Sa tulong lang po ni Mentor Dex, ni Mentor TJ, gaya lang po nagawa namin. I think in 3 months time, nag-sapphire po kami pagkasali namin. Eh. No? At 2 months time, sorry. In 2 months time na nag-sapphire po kami, right after namin mag-join, with the help of Mentor TJ and Mentor Dex. Alam niyo po mga kapatid, hindi po kami marunong mag-present noon. Imagine niyo po, nung nag-sapphire kami, hindi kami marunong mag-present. Diba? O palakpakan niyo po ang aming ating mga mentors, even though nawala si Mentor TJ dito. Pero isa sa Mentor TJ, siya nakatulong po sa amin. Kasi siya po yung taga-present. Alam niyo po, kung hindi dahil kay Mentor TJ, diba? Yung nagpe-present nung first 3 months namin, naku po, siguro hindi kami makaka-just for you ng gold, makaka-just for you ng gift. Kasi napakagwapo po ni Mentor TJ. Pag nakita pa lang, no, nag-i-intro pa lang, nag-jo-join agad. Yan, ganyan po yung nangyayari po sa amin dati. Napakabilis magpa-join ni Mentor TJ talaga. Ibang klase po. No, kaya naging ano ko siya eh. Kumbaga, tinawag po siyang kambal kasi gusto ko maging siya. Kasi alam niyo po yung karisma ni Mentor TJ. Sa tama si Brother Roland, si Mentor Roland, yun nasa office po kami nung last day ng March, no, kasi naghahabol po tayo ng rank up ng Ruby, wala pa si Mentor TJ noon, ako pa lang. Maraming nagpapapicture sa akin. Oh, totoo po yun. Ay, Mentor Leonie. Kasi ang ingay ko po sa social media, no? Alam mo, sikat na sikat eh. Papicture sa akin. Alam niyo yung dating si Mentor TJ, hindi na ako pinapansin. Para na lang akong anino doon sa Mentor TJ na lang. Sabi ko sa'yo, wag ka pupunta dito eh. Diyos. Kasi tumatawag sa akin si Mentor TJ that time. Kambal na sa office kayo, wag ka nang pumunta dito, sasapaw ka pa eh. Ano bang gagawin mo? Paprocess kasi ako ng pay-in. Max, may pay-in si Mentor ko ha. Diba? Spill over ba sa akin yan? Hindi, sa kabila. Ano ba't yung anak ko na? Dunga muna, ba't ka nandito? Ha? Ay, wait lang, nakarecord to na ko. Oh, pakikuha mama na to. Na. Doon ka muna. Huwag ka dito. Yan. Ayun ang masarap sa negosyo natin, di ba? Naglalambing yung anak mo habang nag-negosyo ka, di ba? So, ganun ang nangyari sa akin sa opisina. Parang para akong
naging anino ni Mentor TG doon. Kasi sa kanya na nagpapapicture, grabe. May pain si Mentor TJ at that time eh. So, kaya siya nagpunta. Sabi ko, ako na lang mag-process. Huwag ka na pumunta rito. Sasapaw ka pa eh. Pero nagpunta pa din eh. So, ang ganda ng kotse ni Mentor TJ, mga kapatid. Black Camaro. No, kapag nakita nyo yung kotse ni Mentor TJ, no? So, papicture kayo doon, ha? So, makita-kita po tayo sa Elite Executive Award Night. Nandun si Mentor TJ. Makita nyo yung Black Camaro ni Mentor TJ. So, yun. Going back sa pinag-uusapan natin mga mentors, so, maraming struggle kaming nangyari ni Mentor IB, pero siyempre, sa mga struggle na yon, doon nagkakaroon ng opportunity kung paano ka mag-a-adjust. Tama ba? Kasi meron po kaming goal ni Mentor IB. Siyempre, ang goal namin, mas maraming matulungan. Kasi po kami po mga negosyante, siyempre, may kinikita naman po kami. Even though na kumikita kami, pero yung puso namin nasa gantong industry po kasi. Kasi po, meron po kaming dalawang company, isang sole proprietorship, isang corporation. May kasama po kaming mga business partner sa isang company namin. Pero hindi naman po pwede na lagi kami tumutulong. Tama ba? Kasi mauubusan din po kami. Hindi naman po kami yung sweepstake, yung PCSO, di ba, na lagi hiningi ng tulong. Hindi naman kami gobyerno. So ang nangyari po, siyempre, yung mga empleyado po namin, hindi naman po namin pwede pakitain ang kagaya ng kinikita namin as negosyante. Diba? Kaya bumalik kami sa gantong industry. So, dito nakita namin na mas marami kami matutulungan. Diba? Hindi para kumita. Bakit po? Kasi po, kumikita na po kami. Dumating po sa point ng buhay namin nung ginenegosyo lang kami ni Mentor IB, wala pa kami sa worldwide, is naboboring na po yung buhay namin. Bakit? Kasi, wala lang, punta lang kami kung saan-saan, ganun. Kung gusto namin magpabook ng 2 weeks sa Palawan, isang linggo sa Davao, mga ganun, punta sa ganitong lugar, punta sa Cebu, punta kung saan-saan. So, ganun na lang yung buhay namin, nangyari yung ganun. Parang naisip namin, parang may kulang sa atin. So, parang meron kaming unfinished business sa ganitong industry. That's why nagbalik po kami sa IM Worldwide. Yung nagbalik po kami, yun nga. After 2 months, no, sa tulong ng mga mentors natin, hindi po kami marunong mag-present. Ha? Ang nagpe-present po is si Mentor TJ. Diba? Katuwang si Mentor Drex, diba? Papashare tayo kay Mentor Drex. Kaya po tayo nakuha natin yung 2 months. Kaya pag yung nagpasali sa iyo, huwag kang lulubay diyan. Dapat dikita mo lagi 'yan. Pag wala sa team day, i-PM mo na, tawagan mo, mentor, saan ka? Team day na, ganun. Baliktad na po ngayon, hindi po ang leader ang hinahanap. Dapat ikaw mismo yung mentor mo, hanapin mo. 'Di ba, Mentor Rowilyn? Oh, pag wala si Mentor Raymond, tawagan mo si Mentor Raymond. Mentor Raymond, team day na, ba't wala ka pa? 'Yan. Ibaliktad natin. Tama ba? Kasi ang hirap eh, Kuya Drex, eh, 'di ba? Yung parang ikaw lagi nagpa-follow sa mga leaders, 'di ba? O saan ka na? Pasok na, si-send mo pa lang ng Zoom link, 'di ba? Dapat naka-save na. So ngayon, balik tayo natin. Ikaw yung maghanap sa mentor mo. Pag wala yung mentor mo sa team day, tawagan mo. Ba't wala ka sa team day, ha? Pagalitan mo. 'Di ba? Huwag kang bibitaw sa mentor na nagpasali sa iyo, 'di ba? So kasi yan po yung makakatulong sa iyo. Ngayon, ang nangyari sa amin, siyempre, along the way, pandemic po, maraming nangyari, nawala po lahat ng napajoin namin. Kahit na nag-sapphire kami, alam ni Kuya Drex siya, no? Kumapal po ang Stallion that time, pero wala pa kaming pangalang Stallion noon. Di ba, Kuya Drex? Under pa talaga kami ng Gideon, wala pa kaming Stallion noon. Makapal yung grupo namin ni Mentor Ivy noon. Yung nag-pandemic po, doon na po nawala lahat ng grupo namin. Alam mo sino natira? Ewan ko kung nandito, no? Palakpakan natin yun natira. Tawagin natin, no? I-mention ko lang, special mention ko lang, si Mentor Ging de la Victoria. Siya lang po yung natira nung offline days namin na nanatili na kahit may pandemic nandiyan. Kaya ngayon, si Mentor Ging, no? Malapit na yan, no? Malapit na mag 1M yan. At the same time, no? Alam niyo si Mentor Ging, 15 times Give Me 5 Achiever yan. Ha? Palakpakan natin si Mentor Ging, no? 50 times Give Me 5 Achiever. At the same time po, nakabili na po ng bahay yan sa Bulacan. Humble lang yan, di ba? At may dalawang sasakyan na yan, hindi lang natin alam. Dalawa na po sasakyan na Mentor Ging. Isa lang po yung nilost niya sa IM, yung isa nahiya na siya. Yan! So, humble po yan, kahit ganyan po ang ating nanay. So, yan lang po natira. Yung lahat po ng Stallions na nandito ngayon, yung iba nagbabalik po from offline, di ba? Pero yung karamihan, yung majority po, bunga po yan ng
COVID-19, 'di ba? Ng pandemic. Kaya nandiyan sila. Kaya napakaswerte natin lahat ngayon kasi sa Zoom na lang po tayo nag-uusap-usap, bihira na po yung sa offline, pero dapat ma-practice po ulit natin 'yan. Bakit? Kasi mag-o-open na po ang ating bagong opisina. Grabe. Doon na magte-training, doon na mag-IBP. So pero hindi pa rin mamawala ang online natin, ang Zoom natin kasi nandiyan yung mga partner natin worldwide, yung mga nasa ibang mga bansa. So meron pa rin tayong mga IBP sa ating Zoom, no? Hindi mawawala 'yon. So, ngayon, syempre, yung struggle na 'yon, syempre, doon kami natuto. Yan sila Kuya Drex, no? Sila Mentor DJ, Mentor Roland. Yan sila Mentor Roland, no? Pwede ano 'yan eh, wala pang pandemic, andiyan na 'yan. So, ibig sabihin, hinubog na po kami ng panahon dito sa aming worldwide, mapapandemic pa po, walang pandemic. Kumbaga, sinubok kami ng ano eh, ng pagkakataon na 'yon. Pero sabi nga, 'di ba, in every problem there's an opportunity. Alam niyo problema talaga namin 'yun nila Kuya Drex. Dalawang buwan na walang nangyayari, Kuya Drex, no? Walang nangyayari. So ano na ngayon? So ngayon, nag-zoom tayo, ito na tayo ngayon. Mas na-touch natin o mas na nakuha natin yung market sa ibang bansa. 'Di ba? Yung nag-pandemic, kaya blessing po sa IM worldwide itong pandemic. 'Di ba? Oh, ngayon syempre yung mga first wave namin ng pandemic na mga nag-join, nawala din po yun, Kuya Drex. Yung first wave namin na mga nag-join ng pandemic, ay nawala din po sila. Talagang bagong-bago po itong mga nandito lahat. 'Di ba? Ang kagandahan lang, no, meron tayong mga ibang mga mentors na mga crossline na nakakatulong sa atin at mga uplines, mga mentors sa team natin na nakakatulong para makip natin ngayon yung mga bagong leaders natin dito sa IM worldwide, no? Ngayon, saan ako papunta? Yan, eto. Nandito na po tayo ngayon sa IM worldwide, 'di ba? Huwag na nating isipin, nag-ruby kami ni Mentor Ivy, yung buong Stallion, effort po ng buong Stallion 'yun. No, palakpakan natin yung lahat ng leaders ng Stallion, no? Kahit yung copper ang pay-in niyan, nakatulong po 'yan. Grabe, yan po talaga yung nakatulong, yung copper. Hindi po nakatulong, na hindi lang yung jade ang nakatulong, yung copper ang nakatulong. Kung wala yung copper, wala supply. Kasi kailangan ng Uber, kailangan ng direct, kailangan ng RQB. So lahat po 'yan nakatulong, no? Hindi po natin ini-menos 'yan. So, palakpakan natin ang buong Stallion, mga leaders, na salamat po sa mga nakiisa at salamat din po doon sa mga kahit po hindi nakaambag sa RQB pero nandiyan pa sumusuporta morally, 'di ba? Spiritually, no, yung iba nagpe-pray, mentor, magdadasal na lang kami na ma-hit natin 'yan, 'di ba? Palagang wala, pigang-pigana. So, palakpakan po natin silang lahat, no? At sana yung nangyayari sa Stallion, no, soon, no, sa lahat ng mga sub-teams ng Gideon International is mangyari din po sa inyo. Panalangin po namin yan na talagang umakyat ang ating Mentor Drex, no? Our newest diamond, no? Di ba? Mr. and Mrs. Palakpakan na natin. Grabe. Diamond na ang ating Father Gideon and Mother Gideon. Pangarap po namin yun para sa kanila. Kila Mentor TJ, pangarap namin ni Mentor Ibion. Kasi po, pride po natin yun eh. Magagamit po natin sila pag tumungtong sila sa stage na tinatawag na ganun. Diba? Kaya, tulong-tulong po tayo dito. Huwag po tayo magpatumpik-tumpik. Huwag ka magpa-delay-delay. Diba? Gawin mo na agad yung dapat mong gawin. Huwag na yung ano, sabi ko nga sa post ko, yung negosyo natin, kailangan mo lang i-present. Diba? Ano, mag-join man o hindi yung pe-presentan mo, basta i-present mo lang kung ano yung alam mo. Kasi doon mo malalaman na ito pala yung mali ko, ito pala yung tama, ganun. Hindi po pwede na, sabi nga, di ba, Kuya Drex, di ba, sabi sa Bible, ang Diyos ang nagtutuwid, ang tao ay kumakatahan ng kanyang mga lakad. Dadapwat, Diyos ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. O, paano ka itutuwid kung ayaw mong umakbang? Hindi ka maitutuwid kung hindi ka lalakad. Hindi mangyayari sa'yo maituwid ka ni mentor kung hindi mo gagawin yung negosyo. Diba? Kung hindi ka hahataw. Kami ni Mentor IB, we promise to each other na dapat everyday may kinakausap kami. Alam nyo, sinimula namin yan ng April 1. Diba, April 2 ngayon, no? Kaya Drex, no? Tama ba, April 2 ngayon? Sinimula namin April 1 yan. Kanina, labas ulit kami.
kasi meron kaming activity na gagawin sa Stallion, kaya busy-busy kami ni Mentor Ivy. So, yun po, dapat gawin na natin yung negosyo. Huwag yung ano, dapat mag-submit ka po dito eh. Ay, eto nga po yung mini-mentor ko nung nagpunta kami ng Cavite kahapon, no? Meron kasi kaming isang mentor dito na Jade Package Holder siya, na ano siya, Kuya Drex eh, na talagang ano siya eh, into traditional business. Into traditional business. Nag-invest siya sa Jade, no? Siguro, nagwapuan siya kay Mentor TJ, di ba? Mentor TJ kasi kumausap dun eh. Hindi ko nababanggitin si Mentor Vanessa yun, no? Hello po, Mentor Vanessa. Sorry. Si Mentor Vanessa po, yan po yung Vanessa's iPhone. Isa po yung business owner. Marami pong negosyo yan. May-ari din po siya ng isang franchising company dati. Kaya lang, lahat po ng traditional business nila talagang down talaga. Kaya yung napuntahan namin sila kahapon, they decided to do the IM business kasi meron na silang account. Ang account kasi nila is Jade Package. So sayang naman, di ba? Kaya sabi niya, April, magsa-sapphire daw siya. Inaalam niya nga kung paano mag-sapphire. Tinuro namin sa kanya, diba? Mentor Vanessa, no? So, yan. Habol natin Emerald this April. So, kung sinong sasabay, maswerte, lalaki grupo mo. Kung hindi ka naman sasabay, okay lang. Mag-stay ka lang dyan kung saan ka lang ngayon. Diba? Hindi na tayo ano ngayon, mga kapatid. Yung alam nyo sa mga bago, no, pasintabi po, no, disclaimer lang sa mga bago, no, lahat po ng sinasabi ko dito, alam ko, hindi naman lahat ma-absorb mo. Kumbaga, yung parang kumakain ka ng isda, hindi mo naman nilulunok yung tinik, di ba? Ang lunukin mo, yung laman, yung tinik, itapon mo. Kung anong applicable sa'yo, kung na-offend ka sa iba, wag mong pansinin yun, yun yung tinik, di ba? So ngayon mga mentors, eto na. Puntahan ko na kasi I have 15 minutes to tackle this, 'di ba? Tanungin ko po kayo mga mentors, bakit po ba kayo nag-join sa IM Worldwide? Type nga po diyan mga mentors, ano po ang dahilan bakit po kayo nag-join sa IM Worldwide? Sige nga po, type nga para alam ko lang po kung bakit po kayo nag-join sa IM Worldwide. Yan, nalilito. For additional income, yan. Oh, family, financial need for health and financial freedom for my family, para po sa pamilya dahil po sa passive income. Oh, sige pa po, type pa po, babasahin ko po yan. Financial freedom, sabi ni Mentor Vanessa Olivares, financial breakthrough, Mentor Supreme Luz Jamila, health time and financial freedom, Mentor Raymond. Oh, sino pa po? Oh, lahat naman po, iisa lang sinasabi, di ba? Oh, time and financial freedom. Tama? At magkaroon ng magandang kalusugan ang buong pamilya. O mga mentor, una po para sa mag-maintenance ng barley, second po additional income. Pare-parehas lang po eh, di ba? Financial freedom, time freedom, sa health concern ng pamilya natin, lahat, iisa lang po tayo ng layunin. Tama ba? Mga mentor, iisa lang naman tayo lahat ng layunin eh. Financial freedom, time freedom, at magkaroon ng magandang kalusugan ng pamilya. At the same time, mga mentors, is makatulong tayo sa maraming tao na nangangailangan ng produkto natin at ng opportunity na meron tayo ngayon. Tama ba? Tama ba mga mentors? Type 2 nga kung tama po yung sinabi ko, type 2. Kasi hindi lang po basta sa sarili mo dapat. Hindi lang basta financial freedom para sa pamilya, time freedom para sa pamilya, health para sa pamilya. Dapat isipin mo rin yung lahat ng tao nakapaligid sa'yo na willing kang tulungan sila, kahit naka-offer pa yan, ipasok mo. Kung may pangarap yan, ipasok mo dito. Diba? Kasi maraming tao may potensyal, kaya lang wala silang pangpuhunan sa negosyo. O di pag tulungan mo mag-offer, pag nag-offer yan, di tulungan mo na gawin yung negosyo. O eto mga mentors, lahat tayo iisa ang layunin bakit ka nag-join sa IM Worldwide. Huwag na tayong pabebe pa, di ba? So, ngayon, bakit hindi mo ginagawa? Di ba? Oo, ginagawa mo, pero dapat tanungin natin ang sarili, ito pang ginagawa ko is enough doon sa layunin ko kung bakit ako nandito. Tama ba mga mentors? Ito pang ginagawa ko is ito na ba yon para doon sa sinabi ko na financial time freedom?
alam niyo mga mentors, ang hirap po maging time freedom, makuha ang time freedom, mga financial freedom. Napakahirap po. Sabi nga ni Mentor BP, di ba? Ni BP Aika, di ba? Yung mga tamad, dayaan nyo na yun. Kasi wala naman silang ginagawa. Diba? Ang asikasuhin mo, yung mula sa'yo at yung makikinig sa'yo, mga mentor. Ito po, real talk ha. Diba? O, ikaw, nagsisipag ka naman. Yung mga leaders mo, yung mga napapasali mo, ayaw magsipag, hayaan mo. It's time to move on. Maghanap ka ng bago. Diba? Kasi kung ayaw nila magpa-pressure, hanap ka ng bagong mape-pressure. Tama mga mentors? Kasi marami sa atin dito, 'di ba, nag-join dito, tapos ang problema pag merong training, ayaw umatin ng training. Alam nyo, sabi nga ni Mentor TJ, lahat ng mga bagay na hinahanap natin, lahat ng bagay na gusto natin mangyari, alam mo, na, sa sarili mo lang, kailangan mo lang i-develop yung sarili mo. Kailangan mo mag-training, kailangan mo matuto para yung sinasabi natin na financial freedom at time freedom at makatulong ka sa ibang tao is ma-serve mo. Paano mo matutulong yung ibang tao kung yung sarili mo is kailangan ng tulong? Diba? Nagpapapresent ka pa sa mentor mo. Hindi ka marunong mag-present. Dapat pag-aralan po natin lahat yan. Pasintabi po ha. Hindi po ako nagagalit. Kasi alam ko, marami dito na matagal na pero ayaw mag-present. Inaasa lang yung presentation sa video, sa Zoom, dapat pag-aralan nyo din po. Okay naman po yung ginagawa po ninyo. Diba? Try nyo po mag face-to-face presentation. Kahit isa lang araw-araw. Kaya ba yun mga mentors? Type 3 nga po yung magsasabi ngayon na mag-present ako simula ngayong gabi, bukas, sisimulan ko, God willing, no, bukas, isa lang, araw-araw. Alam nyo yung isa araw-araw, sabi nga ni Mentor TJ, yung maliit na ginagawa mo everyday, di ba? Pag pinagsama-sama mo yan, yan yung magbibigay sa'yo sa gusto mong time freedom at financial freedom. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba? God willing. Yun, kung hindi ka gagawa, eh wala. Walang gagawa para sa'yo. Hindi lalaki ang katawan ng isang tao kung ipapabuhat mo sa iba yung barbell. Diba? Yung mga binubuhat-buhat nila doon. Hindi lalaki ang muscle mo sa katawan kung si Mentor Roland ang papapush upin ko. Diba? O, anong ibig sabihin? Dapat ikaw mismo ang gagawa. O, sabi ng mga bago, oy, kailangan pala ako gagawa. Hindi ko naman sinasabi sa iyo yan. Yung katabi mo dyan sa Zoom. Yan. Sino bang katabi mo dyan sa Zoom? Di ba? Dapat ikaw, dapat matuto po tayo. Okay lang po yan. Unang buwan, aten-aten ka. Alam nyo po, sa school po, napakagaling po natin mag-aral. Tama po ba? Ang galing natin mag-aral sa school. Minsan honor pa tayo, minsan top 1 pa tayo, 480 ang grades natin, 490 ang grades natin, di ba? Kung magaling ka sa school, yung galing mo sa school, dito mo gamitin, kapatid. Pag dito mo ginamit, yung galing mo sa school, ay maniwala ka sa akin. Di ba? Yung time freedom at financial freedom na sinasabi mo para sa pamilya mo at sa'yo, di ba? Nako, 1 to 2 years from now, kung talagang masig ka lang na gagawin yung negosyo, nako po, walang imposible. Diba? Basta manalangin ka lang, pasama ka sa Panginoon lagi bago ka gumawa. Sabi nga doon sa napakinggan ko, no? Alam nyo, planuhin mo yung first day mo ng taon hanggang January 1 hanggang December katapusan, planuhin mo kung anong gusto mong gawin. Ngayon, paano mangyayari yun? Gawin mo yung mula katapusan ng buwan naman hanggang katapusan mula simula ng buwan at hanggang katapusan ng buwan, planuhin mo na kung anong gagawin mo. At planuhin mo na rin yung mula first week mo ng buwan hanggang first day mo ng week at yung last day ng week, planuhin mo. Anong ibig ko sabihin? Pupunta tayo dun sa isang araw. Pagising mo pa lang, planuhin mo na, gabi pa lang, planuhin mo na kung ano yung gagawin mo kinabukasan hanggang maggabi. Alam nyo, pag ginawa nyo yung mentor, hindi kayo maboboring, hindi kayo kung ano-anong negatibong papasok sa utak ninyo. Kasi pag inisip mo mga negative, you love to think negative always. Gusto mo lagi nakikita negative. Diba? Lahat na nakikita mo, pangit. Huwag ganun. Dapat sa umaga pa lang, makita mo na agad na
na nagagising ka, tapos kumbaga pinagkalog ka pa na magising, yung iba kasi hindi na nagigising, eh, no? Nabaksa ka ng eroplano, ganun, yung iba inatake. So, magpasalamat ka sa Panginoon, nagising ka, tapos gawin, alam mo, binigyan ka ng Diyos ng 24 hours na panimula ng araw, tapos ikukonsume mo within 24 hours. So, dapat i-maximize mo yun. Diba? Okay lang naman matulog pag inaantok, pag pagod, pero wag naman yung sobra-sobra. Tama ba? So, pag may gagawin ka, bago ka matulog, see to it na nagawa mo muna. Diba? Maggawa ka ng everyday, maggawa ka ng daily routine mo. Sa umaga pa lang, anong gagawin mo? Anong oras pagigising? Anong gagawin mo pagkagising? At anong mga gagawin mo sa mga oras sa susunod? Hanggang maggabi, anong oras? Alam nyo, pag nagawa mo yan, meron kang DMO, yung daily method of operation, ano yung gusto mo mangyari everyday sa'yo, naku po, magiging habit mo na yan. Pag naging habit mo na yan, yung negosyo natin magiging madali para sa'yo. I do believe sa mga bago ngayon nahihirapan, Kuya Drex. Yung mga bago ngayon nahihirapan, parang hindi nakaka-relate sa sinasabi ko. Diba? Parang ang hirap ata ng gagawin namin business. Hindi po. Magiging mahirap lang sa'yo yung negosyo pag hindi mo alam. Tama ba? Kung pagda-driving kita ng sasakyan ngayon, wala kang kalamalang paano magmaneho, wala, hindi mo siya mapapaandar. Tama? Pero pag marunong ka na magmaneho, naku po, kahit nakapikit yan, kahit tulog yan, magkakapag-drive yan. Ako, nakakatulog ako nung nagda-drive ako eh. Minsan na sa panaginip ko, nagda-drive din ako eh. So ganun po yung nangyayari sa akin. Pero nakakapag-drive ako. Anong ibig ko sabihin? Magiging madali sa isang bagay pag alam mo na. Ang problema lang, ayaw mong umati ng training. Hindi naman ikaw yung sinasabihan ko. Yung katabi mo dyan sa Zoom. Ah, di ba? O yung wala dito. Di ba? So, ganun lang yung mga mentors. Nagsisimula po lahat sa'yo. So, ang gawin mo, para maging madali sa'yo negosyo, para magawa mo kahit wala si mentor, kasi dapat magawa mo kahit wala si mentor, kasi hindi si mentor laging nandiyan para sa'yo. Para magawa mo kahit wala si mentor, pag-aralan mo yung negosyo, ano yung gagawin mo, di ba? Pagplanuhan mo, tapos aksyonan mo yung plano mo, pasama ka kay mentor kung hindi ka pa marunong, di ba? Pero dapat learn the business fast. Pag-aralan mo ng mabilis ang negosyo. O sa mga matatagal naman, saan nandito na, ilang taon ka na, isang taon ka na, dalawang taon ka na, tatlong taon ka na, anong plano mo? Tama ba? Hindi po ako nagagalit. Pedrex, hindi ako nagagalit ha. O, anong plano mo? Diba? Marunong ka na mag-present. I-present mo na! Diba? Marunong ka na mam-prospect. Mam-prospect ka na. Marunong mag-imbita. Mag-imbita ka na. I-maximize po natin yung IBP everyday. Kung hindi ka pa marunong mag-present, doon mo ipasok. Tama ba? Kung nakatakot na mag-present, doon mo ipasok. Manood ka manood ng IBP. Manood ka manood ng mga presentation para matuto ka mag-present. Para yung mga kapitbahay mo dyan sa inyo, kakatukin mo na lang anong meron, makikikain po. Ah, joke lang, 'di ba? Ikaw na bahala kasi may training naman 'yan eh kung paano gagawin eh, 'di ba? Oh. Dito sa amin, mga kapitbahay namin dito, pag kumakatok ka pa lang, kala mo nalilimos ka. 'Di ba? Lahat dito ano, matataas ang pride. Pasalamat na lang ako ngayon kasi tao dito ngayon, wala kaming kapitbahay dito. So, yun mga mentors. Are you learning? Are you learning ba mga mentors? Si Mentor Mary Jane, no? Grabe, oh. Type 4 nga, at type I am learning, di ba? Yan, sabi niya, sabi ni Mentor Valesa, saka kailangan nandun yung willingness mo matuto, sayang naman yung effort ni mentor. Yan, tama yan, oh. Dapat yung willingness talaga. So, mga kapatid, alam nyo, marami pa akong gustong sabihin, actually, kulang yung oras lang talaga. Wala pa ako doon sa topic ko. Pero, God willing, sa mga susunod na pagkakataon, mga kapatid, sana naman po, no, may natutunan kayo sa sinabi ko. Kung medyo matigas po yung mga nabanggit ko dito, kung medyo nayabangan po kayo, kung medyo hard po yung nasabi ko, hindi ko po layunin nasaktan yung kalooban mo. Tama ba? Ang sinasabi ko lang yung reality ng dapat mangyari dito sa ginagawa natin na negosyo. Tama? So, yun lang po. Maraming salamat. Kahit may 3 minutes pa ako, ibalik ko na po kay Mentor Roland, kay Mentor Drex. Pasensya na mga mentors, ha.
ako po talaga isa tawag dito, pag nagte-training walang slide-slide, 'di ba? Yung iba trainer kasi, 'di ba, may slide para may pattern sila ganon. Ako po, kung ano lang ang pumasok sa isip ko, 'yun lang po ang nasasabi ko because of the experience, 'di ba? So, 'yun lang po. Thank you kay Mentor ID, no, na lagi nandiyan nakasuporta sa ating team. At sa lahat ng mga leaders ng lahat ng sub-team, salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mga leaders na nandito lahat. Maraming maraming salamat po. At least nag-picture na tayo kanina. So wala nang picture-picture, di ba? So kami po, mananatili po kami dito sa Zoom ni Mentor IB. Di ba? Pero ano, may lakad po kasi kami, meron kaming i-meet up. Ganun po tayo ngayon kahit anong oras. Mga anak namin, iwan namin dito sa katulong. So, may i-meet up lang kami. So 11 po kasi yung aming time, Bulacan po kasi yon, hindi namin alam kung ano mangyari along the way. Kailangan lang po namin maging advance. Dahil naniniwala ako, 'di ba, dapat lagi kang on time sa kausap mo. Dapat lagi kang nauuna sa kausap mo. So tama po ba yon? So yun lang po, maraming maraming salamat. Pasensya na po kung kulang po yung mga yung kailangan kong sabihin. So we have a limited time offer. Sales po yan, sales. Sale ngayon tayo. So balik ko na po kay Mentor Dex, Mentor Roland. Thank you po, bye-bye. Yeah, palakpakan naman natin si Mentor Lyobi. Mentor Lyobi and Mentor IB, no? In behalf of the father and mother, para sa buong stallion. Ang ganda ng sinabi ni Mentor Lyobi doon. Hindi naman namin makukuha yung award na yun. Yun yung una, no? When it comes doon sa ranking, no, Mentor Roland. Tama nga naman, no? Credit 'yun sa lahat. Na talagang wow naman, talaga nagpapasalamat ang mother father niyo sa kanilang ranking. At alam mo ang nagustuhan ko, Mentor Roland, doon sa nabanggit ni yung salita, kasi minsan tayo aral tayo ng aral eh, no? No, naging magaling tayong mag-aaral. Kung tama, alam mo gusto ko 'yun, ha. Kung gustong-gusto niyo, tayo'y naging magaling. Nag-aral tayo, 'di ba? Alam mo ito, ha. Siguro hindi lang nabanggit ni Mentor Lyobi to. Alam na alam ni Mentor Lyobi to. Magaling ka ba mangopya nung araw? Nung ikaw ay nag-aaral? Ako, hindi ako matalino. Magaling lang ako mangopya. Lahat din ang na-experience ko, lahat din ang lumabas sa bibig ko, lahat din lang nung na-experience ko na habang ginagawa ko negosyo, lahat po yun, nakopya ko lang din yun kung paano kami magsalita. Pero the way na ginagawa mo na yung business, kasi kung magaling ka nga naman daw nung ikaw ay nag-aaral, hello, kung ikaw daw po, ang sabi ng mga mentor natin, kung ikaw daw yung magaling ka sa eskwela, bakit hindi mo dito subukan yung galing mo? Tama naman. Tama naman, naging magaling ka. Oh. Tapos pagkatapos mo naging magaling ka sa pag-aaral, sana wag po tayo mag-out muna. 49 pa rin tayo, no? Hindi pa naman tayo tapos. Ikaw, anong assessment mo, Mentor Roland? Na ano ba, kinukwentuhan lang tayo ni Mentor Lyobi. Ako kasi, alam mo, kami lang ng Mentor Lyobi, old school kami, no? In a way, no? Walang slide, yung mga ganyan, no? Siyempre, minsan sinasanay din natin, katulad nung last time, nag-talk ako, nagpatulong pa ako kay Mentor Roland. Mentor Roland, gawin mo nga. Hindi ako kasi techie. Pero, but anyways, kami-kami, mabilis namin makatch up yon, hindi dahil matagal na kami nagne-network. Yung inexperience ni Mentor Lyobi talaga, kung kayo, na-experience nyo rin yon. So, yung mga advice niya, ang gaganda. Ikaw, Mentor Roland. Sige, bago ko ituloy, ikaw muna, Mentor Roland. Anong catch sa'yo? Opo. Ako, grabe, no, sobrang nakaka-inspire lang talaga yung story ni Mentor Lyobi. Kahit na ilang beses ko na yun napakinggan, no? Pero syempre maraming bago dito. Kasi imagine mo, from nothing talaga yun, tapos something, di ba? Imagine mo, dahil sa ganitong business, nakapagsimula sila ng mga negosyo sa labas. Oh, tapos balik sila dito. Kasi, di ba, sabi nga niya kanina, parang unfinished business, di ba? Diba yung purpose nila, eh? Diba, hindi na yung ano, hindi lang yung sa financial eh. Ang purpose na talaga nila is makatulong talaga sa mas marami, no? So, yes. Ako talaga sobrang napakaswerte natin sa team kasi may isang Mentor Lyobi. Naman. Sobra. No, so ako ano, talaga sabi nga ni Mentor Drex kanina, 'di ba? Team effort 'yon. Okay, ganun ginawa po yung sistema ni IM. Hindi mo po to kaya na mag-isa. Hindi ka magdadaya mo dito na mag-isa. Tama. Kailangan mong humanap ng kasama, kailangan makapag-build ka ng team mo kasi hindi ka mag-rarap ng ikaw lang talaga mag-isa. So, tama. Ginawa yung sistema ni IM talaga as a team. Kumbaga magkaroon kayo ng teamwork talaga. Mm-hmm. No? So, sige nga, pwede bang ano, mga mentors, no? Mag-thank you ka nga dun sa mentor mo. Pwede mong i-type dyan sa, ano, sa chat box natin. Type mo yung pangalan ng mentor mo. Yung pangalan ng mentor mo. Mag-thank you ka. Sige, babasahin natin.
No, kung sino yung nag-invite sa'yo dito, kung sino yung nag-direct sa'yo. Mag-thank you. Yan, type ako. Nyo. Kasi sa totoo lang, mentors, ang swerte nyo kung nandyan yung mentor nyo. Agree. Ang swerte nyo. Diba? Ayan, sabi ni mentor team, ayan, thank you mentor Drex and mentor Cecil. Ayan, si Marco. Thank you mentor Adrian. Ayan, ang dami, dami nagka-type. Mentor, sabi ni mentor, mentor Ann, thank you mentor Myra Lausa. Ayan, si mentor Sally naman ng Team Gems, thank you daw kay mentor Gina Belmonte. Madami, no? Ayan, sige, i-type nyo lang po mentors, mag-thank you kayo. Kasi, alam nyo, swerte kayo na nandyan yung nagdala sa inyo dito talaga. Yung kumaga-active yung mentor nyo. Alam nyo po kung bakit? I-treasure nyo po yan, no? Dikit, sabi nga ni mentor Yobi kanina, dikit ka sa mentor mo. Kasi kung marunong yung mentor mo, yan yung makakatulong sa'yo na ma-reach mo yung success dito kay IM. Agree. Okay? Ang swerte mo kasi may kabady ka. Kasi imaginin mo, ako wala dito yung mentor ko. Di ba? Alam ni mentor Drex yan, wala yung direct, wala yung taong nag-direct sa akin dito. Pero, di ba, imaginin mo sa team namin nung bago ko dito, lahat yun wala. Yeah, kwento mo. Sige, labas mo yung sama na. Diba? Wala sila dito lahat. Kumbaga ako lang talaga mag-isa yung natira. Oh, alam nila mentor Yobi, alam nila mentor Drexen. Pero bakit ako nagtutuloy? Kasi syempre may sarili akong why. 'Di ba? So kung ikaw nandiyan yung mentor mo, i-treasure mo 'yan. Sulitin mo kumbaga, pagurin yung mentor mo. Tama. Diba? Mag-invite ka na mag-invite, invite na nga lang. Mentor Roland, naalala ko nung ano, on the spot ka noon, no? Opo, on the spot po ako nag-join noon, no? Nung kumbaga mentor Drex, pinakain ako noon eh. Ewan ko kung may gayo. Andun ako noon, di ba? Kumakain tayo. Opo, nagpunta ka noon, Mens, ikaw yung nag-last na nag-sharing sa akin. Actually, tatlo kaming invite noon. Tatlo kaming invite noon, tapos ikaw po yung huling nag-share sa amin. Nandun lang tayo sa labas nung parang restaurant. Di ko matanda po saan lugar. Sa Quezon City lang yun. Hindi ko rin po kasi alam kung saan. Sa Bulaluhan. Grabe no. Pero first time ko kasi sa lugar na yun. Tapos naalala ko, nag-pay-in ako sa loob ng sasakyan ng mentor ko. Oo. Oh, imagine mo, tapos ngayon wala sila. Oh, pero bakit nandito ako? Tama. Kasi meron akong sariling reason or sariling ano, kumbaga, meron akong own why ko na gusto kong mangyari syempre sa buhay ko tsaka sa naman. So, ikaw dapat imagine mo, mag-isa lang ako, di ba? Siyempre, andyan na yung tulong nila mentor Drex tsaka nung iba nating mga crossline. So, nagawa ko eh. Tama. Di ba? Nagawa eh, kaya eh. Kahit nawala yung mentor mo. Pero ikaw, nandyan yung mentor mo, dapat madali na lang sa'yo. Di ba? Sulitin mo na nandyan yung mentor mo, huwag mong sayangin. Kasi pag yan nawala, di ba? Baka pati ikaw mawala. May kasabihan nga tayo, Mentor Roland. Pag hanggat nandiyan ang mentor mo na nag-guide sa'yo, bonus na lang yun. Correct. Yun naman totoo eh, yung mga binabanggit ni Mentor Yobi, kasi totoo yun eh. Alam nyo, tayo po tanggapin natin yung realidad ng buhay. Yung business, nakita po natin, pero hindi natin. Kaya nga sabi ni Mentor Yobi, sino yung seryoso sa inyo dyan? Na, sino yung matagal na dito? Sino naman yung mga bago? Inisa-isa niya eh. Pero alam nyo, sa totoo lang, di ka naman kailangan magpakatagal dito sa business. Ano point ko? So kung talaga nakita natin, kasi ito, lagi ko ito sinasabi, Mentor Roland, pagka ako nagla-live sa FB, yung business po natin dapat inaaral natin. Kaso may many times mong paulit-ulit sabihin yan, ayaw mag-aral, ayaw mag-attend. Ang ganda na sinabi ni Mentor Yobi, no, pag nawawala yung mentor mo, ikaw na mag-text sa kanya, nasaan ka na, mentor? Eh kaso, anong nangyayari? Tayo pa rin yung nagte-text para lang pumasok. Alam mo yung business, lalo na enough na yun, no, kung 6 months old ka na dito, enough na yun na sa marinig mo paulit-ulit. Kaya lang, bakit kailangan mo rin marinig paulit-ulit? Kasi paulit-ulit mo pa rin nagagawa yung mga bagay na pinasusunod. Di ba sinasabi nga ni Mentor TJ, madalas to sabihin kahit ni Pres, application pa din ang lahat eh. Kasi kahit narinig mo lang, halimbawa sinabi sa'yo mag-rank up ka, ayaw mo. Di ba? Sinabi sa'yo mag-maintain ka, ayaw mo. Sinabi, makipag-meet up ka, ayaw mo. Ang sabi, kumausap ka lang ng paisa-isa, isang araw gawin mo, mag-face-to-face ka, walang masama, ayaw mo. Lahat ayaw mo eh. Kasi pag lahat ayaw mo, eh huwag na tayong mangarap yumaman. Kasi pagka ganun, may mali po. Mas magandang ano na tayo, no? Kasi pangit naman magpasikot-sikot tayo. Tayo naman ay magkakakampi dito. Sa ibang tao, Mentor Roland, naririnig din naman natin eh, pag may guest tayong iba eh. Diba? Naririnig din natin eh. Sinasabi nga ng mga diamonds dito eh. Dapat, ano ka, yung mindsetting mo, 001 ka din. Correct.
Iba yung mindset mo, 001. Ako, in fairness, ito, isang maliit na kwento lang. Maiksing kwento bago kayo umalis. At magpe-pray din naman tayo, syempre, para ma-bless ka din naman. No? Alam nyo ba, nakausap ko si Macy Bulan. Nakausap ko si Macy Bulan nung bago kami mag-Japan. Papuntang Japan, nung the last 2 weeks ago lang, galing kami Japan. Nakausap ko siya, yung galing sa ISO. Pamilyar ka? Mentarola, nagkita-kita kami, parang may nakita kang picture na magkasama kami. Alam mo ba, sabi niya sa akin, Mens, sabi niya actually kahit ganun pala yun, no? Sabi niya kasi siguro nakarinig siya ng history ko. Sabi ko, ganun pala talaga ba, Mens? Sabi niya, ikatabi si Press. Ano yun? Sabi ko, di ko na nakikita yung mga leader ko, bihira na lang. O ngayon, ganun talaga, lumaki na network mo. Sabi ko, oo nga, hindi ko na sila nakakasama. Ang sarap, di ba, Mentor Roland? Hindi ko na kasi may kanya-kanya na silang mundo. May kanya-kanya na silang resulta. May kanya-kanya na silang grupo. Nalulungkot lang ako. Kaya nanood na lang ako ng Backstreet Boys nung last week. Tapos ngayon nanood akong Westlife. Nung ano, sinama kami sa Westlife. Sabi ko, walang magawa na sa pera eh. Wala na magawa si Mentor. Nalulungkot siya. Ngayon ikaw, saan ka ba nalulungkot? Ayaw mo bang marating? Maganda yung pagkalungkot eh. Sabi ko, ang ganda naman ng pagkalungkot mo. Sabi ko. Kasi hindi niya na makita yung mga leader niya. Kasi may kanya-kanya mundo na eh. Ibig sabihin, lumaki na yung network, may mga supercar na, may mga house and lot na, yung mga may ano niya, mga naging leader niya, yung mga nag-loyal. Alam mo, isa lang sinabi niya sa Mentor, ganun pala buhay ng networking. Pagka talaga nasa peak ka na, or hindi ko pa masabi, wala pa naman ako sa 5 million, sabi niya. Pero at least nasa, nakatikim siya ng 4 million isang buwan. Grabe, di ba? So sabi ko, ganyan talaga. Yan ang nakakamiss. Tayo, hindi pa, wala pa tayo sa kadumi ng kuko ng narating ni May. Ano yung anong point ko? Minsan pangarapin mo yung ganun. Kaya ako minsan tinetreasure ko yun eh. Si Lalyobi, tatawa ko kayo. Si Mentor Roland, tatawagan ko yan. Tapos magigess ako sa Supreme. Yung ganun ba? Si Kim, tatawagan ko yan si Kim ng uwak. Magigess ako sa ano sa gems ng once a month. Parang ganun lang. Kasi darating kasi yung time na ganun. Pag dumating yung time na ganun, ibig sabihin momentum ka na nun. Talagang meron ka ng income. So alam nyo, ang ganda ng na-share ni Mentor Lyobi, mabalik tayo kay Mentor Lyobi. Yung realidad kasi binuksan niya yung ako, nabuksan yung isip ko. Sa tama naman, kung matalino ka sa pag-aaral mo, bakit di mo dito gamitin? Ako, kaya lang, dinudugtungan ko lang, no? Andiyan pa naman sila Mentor Ivy, sila Mentor Yobi, nasa biyahe yan. Ingat kayo mga mentors, galingan nyo pa. Alam ko, naniniwala ko, yung momentum di pwedeng pagipigilin. Pag kayo, yung ina-advise na gano'n, yung may kausap ka isang tao, isang araw, ay lang yung bagay nun. Sana wag nating alisin sa isip natin na ang business pala natin, talagang dapat ngayon pala, ano mo na, mamaster mo na. Ma-master mo na ako dati, kaya nga ako tinawag na Master Drex kasi mahilig ako magpa-master sa mga leader ko. Eto, masterin mo to ha. Eto, master. Laging yun ang bukang bibig ko. Ibig sabihin kasi ng masterin, seryosohin mo. Kasi ang negosyo, ang dami ko nasabihan, alam nyo, i-apply nyo lang. Kasi kahit sino pa maging guest ko dito, gusto nyo isang buwan si Presa magsalita eh. Tuwing Monday, apat na Monday, kasi kahit magsalita siya na magsalita. Okay? Kung hindi naman natin i-apply, masasayang lang. Masasayang lang ang lahat. Nasa atin yung susi. Wala naman sa ano. Alam nyo, ang ganda ng ano, nagulat din ako doon sa post ni BP na yun. Sabi niya, wag na nating, hayaan na natin yung mga tamad. Wala naman silang mga ginagawa. Wag ka na daw magalit sa mga taong tamad. Wala naman siyang ginagawa sa'yo. Tamad nga eh. So ano point ko? Tingnan nyo buhay ng mga ganun tao. Wag na tayong gumaya. Kaya tayo nagsimula sa negosyong ito para makamit natin yung pinapangarap natin. Kaya naman tayo nandito, di ba? Tinanong tayo ni Mentor Lyobi. Di ba? Tinanong tayo eh. Sabi, bakit kayo sumali? O sana, bago pumikit ang mata natin, bago matulog, maisip natin, ba't nga ba ako sumali? Bakit nga ba ako sumali? Anong purpose ko dito? Di ba? Para ba kanino talaga yung pagsali ko? Kasi kung sasabihin lang natin, puro health, walang problema dun. Wala rin problema, gusto mong pera. Yun naman talaga ang purpose mo eh. Pero nakakalimutan natin dahil sa dami ng natutunan natin sa training. Ngayon, nadagdagan ka, na-additional lang ka. Ano yun? Yun dapat pag sumali ka, dapat makatulong ka.
Hindi kasi, sasali lang ako kasi yung nanay ko may sakit. Totoo naman yan, wala namang problema dyan. Gusto ko magkabahay, magkakotse. Totoo yun kasi kailangan mong pera. Pero ang totoo, yung mga bottom line. Malalim kasi ang multi-level marketing, Mentor Roland eh. Dinidevelop na ito yung kaisipan mo, yung puso mo eh. Yung patience mo, kung mapikunin ka dahil ayaw sumali ng mga close mo, huwag ka mapikon. Huwag. Sayang ang natututunan mo. Dito, hinahasa ka. Tandaan mo, the more na nakaka-experience ka every day, hindi failure ang tawag doon yung pag kumausap ka, tapos hindi naman umuod, bakit di nag-join, tiwalang-tiwala ka, close na close mo, kapatid mo, ayaw sumuporta, nanay mo, nagagalit. Di ba yung mga ganyan, marami yan, no? Alam nyo, experience nyo, ang Diyos kasi, hindi yan natutulog. Ipapa-experience niya talaga sa'yo kung gano'ng kakatibay. Tinitingnan niya eh, kasi ang Diyos ganito eh. Titingnan ko nga itong anak ko na to. Ang galing nito mag-post eh. Ang galing nito magsalita eh. Ay, after one month, ay hindi na nagpo-post, ayaw na magsalita. Ayaw na mag-invite, ay hindi seryoso to sa negosyong pinasok niya. Pero ang Diyos, pag nakikita niya, napapagod ka. Dahil ginagawa mo ng tama ang negosyo, may ibibigay siyang tamang tao sa'yo. Kasi hindi siya natutulog eh. Nakatingin siya sa ginagawa mo. Seryoso ka. Basa niya ang puso mo. Wala kang hindi inisip nang hindi niya alam kung ano yung gusto mo mangyari sa future mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Basa ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Alam natin yun tayo kasi magpo-post pa tayo ng quote. Ang gaganda ng motivation. Ako, ang dami kong kilala. Sa GC lang nakikita. Panay ang post eh, ng mga training. Pero paatinin mo sa Zoom, ayaw. Suportahan yung grupo niya, ayaw. Natatawa lang ako eh. Kasi alam mo kung bakit? Hindi siya seryoso sa negosyo niya. Bakit? Pangsamantala lang. Na inaatupag niya, iniisip niya lang. Ah, yun ang pagkakaintindi niya sa negosyo niya. Basta pag pinano ko yan, nahataw yan. Ipakita mo yung gano'ng kaka-active sa business na to, kung paano mo ginagawa. Tandaan nyo, may nanonood. Pag may nanonood, pag sinabing may nanonood, ang Diyos nanonood lagi sa atin kung ano yung plano natin sa buhay. Pag sinabi natin, tutulungan natin yung tao, gawin natin, huwag na natin sabihin. Kasi yan naman yung nasa puso natin, no? Kasi pag tutulungan kita, pero siya wala. O, yun, isa yun sa nakakaano, no? So, sana lang, yung anong very powerful lang ating bibig. Okay? Nakakonek yan sa heart, sa iyong spirit. Nakakonek yan, connect yan. Kaya pag binitawan natin, tutulungan. Kasi yun nga eh, no? Ang ganda na simula ni Mentor Jovi, nakakatuwa yun, nakaka-inspire. Yung kinuwento niya, alam nyo ba, no nagsisimula kami, ang dami namin napasali. Bago mag-pandemic, wala na sila. Tapos nag-pandemic, bumuuna naman. First year of pandemic, nakapenetrate sa iba't ibang bansa, wala na sila. Ano sabi ni Mentor Jovi? So kung nangyayari sa iyo yun, ngayon yung mga bagay na gano'n, hindi lang pala sa'yo nangyayari. Sa lahat pala. Alam mo yan, Mentor Roland, ilan lang tayong natira. Mentor TJ, ikaw, ako, si Leobi, si IB, si Cecil, no? Si Ate Ging, si Ella, no? No? Tayo-tayo lang yan, no? Walo. Pero umabot ulit tayo ng 100, no? Active, no? Last year yun. Ngayon, pumapalo na lang tayo ng 50, no? Tsamba na yung maka-60 tayo, no? Okay lang yon. At least salang-sala tayo ngayon. Kaya kami, grateful naman kami nakasama namin kayo ngayon. Dahil ibang journey nga itong ginagawa natin, basta at least natututo tayo. Ang importante ay natututo tayo. Okay ba yon? So siguro, yayain ko kayo. Kung natuto tayo, siguro, i-ano natin, andyan si Mentor Yobi, ipaki-ano na lang, Mentor Rola, nasa iyo ba yung command? Pwede pa tayo mag-thank you habang nagda-drive. Mentor Leobi, basta mag-ingat ka. Siyempre, pag-pray din kita habang magta-travel kayo mag-asawa. Mag-thank you po tayo sa ating Mentor Leobi and Mentor Ivy na very supportive. Hindi lang sa inyo yan, sa buong Gideons na yan. God bless you sa inyong mag-asawa. Can you please express? Yan. Express in coming from your heart na mag-thank you tayo sa ating mentor. Sige, pa-unmute natin sila, Mentor. Tapos mag-pray tayo.
Thank you po, Mentor Jovi and Mentor Ivy. Thank you so much. Biyahe nyo. God bless. Thank you, Mentor. Thank you po, Mentor Ivy. Yes, ayan, maraming salamat. Sige, paki-stop na 'yung recording natin. And let us pray kasi alam niyo sa totoo lang ha, dapat matutunan po natin na may hinihiling tayo, patuloy nating hilingin. No, 'yun kasi minsan humihinto tayo. No? So let us pray guys. Maraming salamat po. Ama naming nasa langit na nagahari sa amin, sa aming buhay, na kaya kung bakit kami ngayon nandito ngayon, Lord, ito ay may dahilan, Panginoon. Ama namin nasa langit, ikaw lang ang aming Diyos na sasambahin habang ginagawa namin na negosyong magkasama-sama kami, na hindi pa kami naghaharap, Panginoon. May dahilan ito, Panginoon. Kaya kung nakita man namin na ang kumpanya na ito, IM Worldwide, magsalo-salo kami sa isang negosyo, matutunan namin. Alam namin, Lord, sa bawat isa natututo po kami. May ginagawa kayong maganda para sa aming paglalakbay. Panginoon, samahan mo kami habang ginagawa namin yung negosyo na alam namin, Panginoon, na dapat namin ilapit sa iyo, na hindi namin kaya sa sariling talino o galing na iniisip namin na ang negosyo ay magampanan namin, lalo na dun sa mga taong pinangakuan namin. Lord, pagtibayin mo kami. Bigyan nyo kami ng malakas na katawan. Tamang kaisipan, Lord, na hindi na kami na natetemp magkaroon ng galit or ano dahil sa mga hindi sumasama sa aming negosyo na mahal namin sa buhay. Alam namin, Lord, may ibibigay kang mga tao sa amin dahil yung mga negosyanteng katulad na hinahanap namin. Alam namin nandyan na. Alam namin, Lord, sinusubukan mo rin kami, bawat isa sa amin. Kaya, Lord, kami ay humihingi ng patnubay galing sa iyo, Lord, na alam namin ikaw ang makakapagpalago ng negosyo namin. Salamat sa buhay ni Ivy at ni Mentor Lyobi, Panginoon. Sa Agbo Family, Lord, gagabayan mo sila lagi, Lord. Bigyan mo sila ng kalakasan, yung presence of mind, lalo na sa pagmamaneho ni Mentor Lyobi, gabayan nyo sila, Lord. At yung mga taong kakaharapin nila, alam namin mapapaniwala nila at magkakaroon ng tiwala sa kanila. Lagi mo silang gagabayan mag-asawa, Lord, lalo na sa pagpapalaki ng kanilang team, na lalo na yung mga nakikinig lagi sa kanila. Lord, i-bless mo din ang bawat isa sa kanila. Lord, ang buong team ng Gideons ay hindi lang po may nagsusumamo dahil alam namin, Panginoon, sa iyo manggagaling ang lahat ng biyaya. Kaya Panginoon, lagi mo kami sasamahan at hindi namin kaya mag-isa na manatili sa sarili namin kaalaman. Hindi talagang blessing na galing sa iyo. Basta Lord, gagampanan namin, nakakausap kami ng tao, bigyan mo kami ng tamang tao, Panginoon. At yung mga kahit wala dito na hindi man naka-attend ngayon, alam namin Lord, ibabalik mo sila at mananatili sa amin yung maging masipag kami dahil alam kong galit po kayo sa mga tamad. Panginoon, salamat ng marami na kami nakakakilala sa iyo, na alam namin gagabay ka sa amin. At itong buong taon na to, ikaw ang kasama namin. Alam namin lalago ito ng siksik, liglig, umaapaw ang aming paghihirapan dito sa negosyong ito. Kaya maraming salamat, Lord. Kapurihan, kadakilaan ay sa iyo lamang, Panginoon. Ang bawat isa, Lord, alam ko, Lord, meron mga may sakit sa bahay nila, magulang nila o anak nila, o sila mismo may nararamdaman. Lord, i-heal mo po sila. Ikaw po ang bahala. Dahil may mission pa po kami dito, Lord. Alam ko, gagamitin mo kami, hindi lang sa pagninegosyo, kundi paano kami makatouch ng heart ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat ng marami, Lord. Ito po ang Gideons, Lord, ang buong Stallions, Alliance, Gems, Supreme Lord, lahat ng mga nasa iba't ibang batanig ng mundo na member namin o kagrupo namin, Lord, i-bless mo po silang lahat, Panginoon. Salamat ng marami, pati sa Team Uwak, Lord, kay Al John, sa team na gagawin niya, Panginoon, samahan mo po sila. Naniniwala ako, ikaw ang magagabay sa amin. Salamat ng marami. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun ha, sana wala ako nakalimutan. Pero yun pa man eh, naniniwala ako, nag-stay kayo, 48. I-apply lang natin lahat ng ating natutunan, no? So, tayo din magbe-benepisyo. Yung regarding po sa ticket, one last, i-connect nyo po yung, ano nyo ha, mag-tune in po kayo lagi dito. Kumbaga, update po kayo. Kasi ito pong anniversary po na to. Sensitive po ang ticket dito, nakapag di tayo, nakapag-commit. No? Tapos sasabihin nyo, uy, kailangan namin tatlo. Baka magulat po kayo sa price.
ganyan po ang company naman talaga. So maga pa lang po, iayos nyo na po yung magiging ticket. Nakita ko po may taga Pasay, may taga Valenzuela, may taga Bacoor, Cavite, no? Iba't iba, no? Andyan na, sa Maynila lang, no? So sana yung mga grupo nyo po, andyan kami asik, kasuhin namin ni Mentor Yobi, Mentor Roland. Itong ano na to, kami nang bahala, basta paatinin nyo lang. Pero maga pa lang, huwag nyo na pong patagalin ng Biyernes Santo, na dapat alam nyo na kung ilan yung bilang ng ticket nyo po. Kasi ikukunin ko na po yun. Pag nakuha ko po yun, sa ngayon, ha, yun lang, nakapix lang muna si ano Stallion. Kung magdadagdag si Stallion ng 25 more, di sabihin lang ng maaga. Ngayon, mentor ng GEMS, ng Supreme, ng Alliance, ng UAC, na sino yung mapapaatin nyo, please lang, lalo na yung mga nasa Manila. No? Yung ticket, pwede pa tayo mag-60, pwede tayo mag-65, 70, kasi ang Agila, naka-commit na sila, 50, no? So, ingat kayo lagi sa journey nyo at magseryoso tayo sa negosyo. May mapapala ka dito dahil kaya ka nandito, may dahilan yan. Okay? So, God bless to all of you guys. Maraming maraming salamat. God bless ating lahat. Ingat kayo, Mentor Lyobi, Mentor Ivy. May ingat kayo lagi, ingat. Sige, pay-in yan. Sureball yan, pay-in. Gentlemen, put your hands together, stand up, because we are I Am Yo, Papua, Hardy Bangilista, yo, Mace Moreno, Lanza Soberano,
Diba? Lahat ng grasya lang. Grasya niya lang. Lahat ng papuy sa kanya lang. Sa kanya lang. So guys, yun lang. Maraming salamat. God bless you all. God bless you more. To God be the glory.